tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Nasaan ako? Si Shane nakatulog sa supa at si Belia naman, siya itong katabi ko. Ang dami naming nainom kagabi. Natamaan na naman ako. Ang mabuti pa, uuwi na ako sa amin. At baka hinahanap na ako ni Mama. Tulad ng dati, malungkot pa rin ako. Lahat na lang ng klaseng bisyo, ginagawa ko para lamang mapunan ang kalungkutan na nararamdaman ko. Pero wala pa rin epekto. Nadisgrasya ako ng lahat-lahat. Dahil sa pilit ko mawala ang kalungkutan ko. Pero wala pa rin nangyari. Ano ba to? Mag-awi na nga. Pero, Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, Elsa, mabuti naman at pinasyalan mo ako dito sa bahay namin. Siyempre po, pwede po bang hindi? Parang magulang na rin ang turing ko sa inyo eh. O eto, dinalan ko po kayo ng pizza. Ang batang ito, oo. Sumweldo na naman yata, naisipan mo akong bilhan ng pizza. Kuha niyo, tita. Sweldo ko nga po sa araw nito. Kaya siyempre, share your blessings, sabi nga nila eh. Tita, si Judy po, narito po ba? Tita, tita, may problema po ba? Sabihin niyo lamang po, baka may maitutulong ako sa inyo. Ewan ko ba kung bakit hindi nawawalan ng problema ang bahay na to. Ano po ba ang problema, tita? Alam mo ba, nalulung sa ipinagbabawal na gamot ang kaibigan mo. Ano po? Nalululong siya sa pinagbabawal na gamot? Oo. Binitiwan na nga niya ang bisyo niyang pagdidisko. Pero sa droga naman nalulung. Madalas siyang umuwi dito sa bahay na bangag. Tita? Oo. Ako mismo ang nakahuli sa kanya. Ay, paano kaya natin matutulungan si Judy? Hindi ko rin alam. Natatakot ako. Baka kung ano naman ang mangyaring masama sa kanya. Elsa, kailan kaya magbabago ang anak kong yun? Hindi siya nakikinig sa mga pangaral namin ng papa niya. Nahihirapan ako na pumagita sa kanilang makama. Tita, may maitutulong po ba ako? Sana hindi mo mamasamain ang sasabihin ko sa'yo. Hihingi sana ako ng pabor. Kahit ano po, tita? Pwede bang kausapin mo ang anak ko? Kumbinsihin mo siya ulit na magtrabaho. Kaya nang sinabi ko sa'yo doon. Kumbinsihin mo siya. Kahit ilang beses mong sabihin sa kanya, maiintindihan ko. Sige po. Ipagpabukas ko na lamang ang pag-uwi ko para makausap ko si Julie ngayong gabi. Paano kung hindi na naman uuwi ang anak kong yun? Hanapin ko po siya. Tutal, alam ko naman lahat ng lugar na pinagtatambayan nila ng kanyang barkada. Julie? Oh, Mama! Elsa! Anong ginagawa ninyong dalawa dito sa sala? Oh, ikaw, Elsa, hinuhutatan mo ang mama ko. At bakit ka nandito sa kwarto ng mama ko? Bakit? Ganitong oras?
Nandito ka sa kwarto ng mama ko? Anong ginagawa mo dito? Ano? Tapatin niyo nga ako, mama. Humihingi ng pera ang Elsa na to, ano? Anak naman, wala. Wala kaming ginagawa. Nag-uusap lamang kaming dalawa ni Elsa. Oo naman, Julie. May pinag-uusapan lamang kami ni tita, kaya... Tarantado ka! Hindi ka na nakontento. Pinatira ka na namin dito ng libre. Hinuhut-hutan mo pa ang mama ko! Aray ko! Bitawan mo po, aray! Aray ko! Bitawan mo, anong ginagawa mo? Nasasaktan ako, mo, aray ko! Elsa. Tama na! Ito pa ang para sa'yo! Tama na! Julie, ano ba? Tingilan mo na yan! Tingilan mo na si Elsa! Mama, kailan ka pa pinipirahan ng babaeng ito, ha, mama? Kailan pa? Anak! Oh, kumusta na? Napasagot mo na ba yung bago mong nililigawan? Hindi pa nga eh. Tala mo, nagpapasalamat ako at binasad ako ng si Jolie. Ano? Ibang klase ka rin, oh. Nagpasalamat ka pa at binasad ka ng nililigawan mo. Oo, dahil kung hindi niya ako binasad, malamang. Mahirapan akong makipagkalas sa kanya ngayon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pala tunay naman si Jolie. Piling... Humanga lamang ako sa kanya noon dahil sa kanyang ganda. Pero hindi pala siya tipo kong babae para sa akin. Sana ngayon eh. Hindi ko na may balang sa ibang pagtingin ko. Jan, pwede ko bang makilala ang magiging hipo? Oo naman. Pag-uwi natin sa Pilipinas, pakikilala ko siya sa'yo. Traitor ka! Kinupkup ka ng pamilyang ito! Ito lang pala ang igaganti mo sa magandang ipinapakita namin sa'yo! Ang walang hiyang babaeng ito! Ang walang hiya! Huhututan mo ang ina ko! Uutahan mo ang ina ko! Ha? Anak, ano bang sinasabi mo? Hindi ako inuutangan ni Elsa! Nag-uusap labi kaming dalawa! Ma, bakit mo ba pinagtatak ng babaeng ito? Siguro may pinakain sa'yo, no? Pinipirahan ka ng lahat-lahat. Hindi mo pa rin alam? Hindi kaya may relasyon kayong dalawang babaeng ito. Tumbay ka ba, ha? Tumbay ka ba, ha, Elsa? Siguro may relasyon kayong dalawa ng mama ko, no? Winawalang hiya mo ang mama ko! Sumusobra ka na! Kung may nagwawalang hiya sa akin sa mga oras na to, walang iba kundi ikaw! Sige! Sampalin niyo pa ako! Kayo na nga itong pinagtatanggol ko sa babaeng ito! Ako po ang lumalabas na masama! Julie, walang katotohanan yung inaakusa mo sa amin ng mama mo. Hindi ikaw ang kinakausap ko! Ano ka ba naman, iha? Ano na naman yung naisip mo? At bigla-bigla mo na lamang pinagbibintangan si Elsa nang walang katotohanan! Ah! Talaga palang ipinagtatanggol niyo pa ang babaeng ito! Kung nagagawang bilugin ng babaeng ito ang ulo niyo, ako hindi! Oh, babae! Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Hinihintay mo pa bang sabunutan kita ulit? Ha? Thank you.
pare. Ang bait-bait niya. Kilala ko ba siya? Oo naman. Kilalang kilala mo siya. Sinong siya kung gano'n? Makikilala mo rin siya saan, sa takdang panahon. Napaka-dramatic mo talaga yun saan. Ay, kailan? Napaka-OA mo. Judy, wala akong ginagawang masama sa mama mo. Hindi ba masama ang ginagawa mo sa kanya? Hindi lamang siya ang winawalang hiya mo, kundi ako. Buong pamilya ko ang tinatraidor mo. Tumigil ka. Tumigil ka, Julie. Kayo ang tumigil, mama. At minsan pa ninyong ipagtanggol ang babaeng ito. Mapipilitan akong magsumbong kay papa. Julie! At ikaw na bastos na babae! Lumayas ka sa pamamahe na to! Lumayas ka! Bastos ka na nga! Traidor ka pa! Oh, mama, bakit mag-isa lang kayong kumakain? Akala ko ba, sabay na kayong kumakain ni Elsa. Eh, wala na siya ngayon sa higa niya eh. Nasaan siya? Hindi ho ba day off niya ngayon? Anak? Mama, tinatanong ko po kayo kung nasaan si Elsa. Ang sabi nga po niya eh, tinext niya kagabi, makikisabay makikain sa inyo ngayong umaga. Anak, hindi ba't pinalayas mo siya kagabi? Ho? Oh, hindi ba? Nakalimutan mo na bang pinalayas mo siya kagabi? Ma, bakit ko naman siya palalayasin? Anong dahilan? Ang ibig mong sabihin, hindi mo alam ang nangyari kagabi na pinagsusuntok mo siya at pinalayas pa? Ano po? Pinagsusuntok ko si Elsa? Eh, bakit? Anak, ano bang nangyayari sa iyo? Bakit ka nagkakaganyan? Ma, bakit ba? Ano mang pinagsasabi ninyo? At bakit kayo umiiyak? Tinatanong ko lamang kung nasaan si Elsa, ay umiiyak na kayo. At sinabi niyo pang pinagsusuntok ko siya. Ano ba naman kayo, mama? Pinagbibintangan niyo ba ako ng bagay na hindi ko ginagawa? Kinakampihan niyo na rin ang papa eh. Gumagawa lamang kayo ng dahilan para makatarungan ang pagpapalayas niyo sa akin sa bahay na to. Sige! Palayasin niyo ako sa bahay na to! Palayasin niyo ako! Anak! Ano bang nangyayari sa'yo? Ano? Ano? Uuwi ako? Bakit? Importante ang sasabihin ko sa iyo. Bakit nga? Pauuwiin mo ako ngayong narinito ako sa trabaho ko. Bakit? Hindi mo na lamang sabihin sa akin kung ano yan. Kailangan mong pera. Magpapadala ako ngayon din. Kung yan ang kailangan mo, ipapadala ko. Hindi pera ang kailangan ng anak mo, kundi ikaw. Kaya umuwi ka ngayon din. Parang awa mo na. Umuwi ka na!
hindi ko pa naramdaman si Judy. Umalis na kaya siya o natutulog pa? Mama! Ma! Mama! Mama! Oh, nandito pa pala siya. Salamat naman. Anak! Bakit? Ma! Nasaan yung pera ko? Ha? Kinuha mo yung pera ko, ano? Anak, ano bang pinagsasabi mo? Kinuha mo ang pera ko! Anak, wala akong kinukuhang pera mo. Bakit ko naman kukunin ang pera mo? Ibinigay ko na sa'yo ang perang yon. Bakit ko pa kukunin sa'yo? Yun na nga eh. Porke binigay mo lang sa akin, kaya malakas ang loob mong kunin. Pera ko na yon, dahil ibinigay mo na. O bakit mo pa kukunin? Magnanakaw ka pala, Mama! Dapat sa'yo, ikinukulong! Julie! Anak! Magnanakaw ka! Anong kaguluhan ito? Oh, Mr. Officer, mabuti't dumating kayo. Kailangan talaga ng pulis sa bahay na to dahil may magnanakaw dito. Ito siya, oh! Ikulong nyo ang matandang ito. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang pera ko. Julie! Anak ko, anak, anong nangyayari sa'yo? Ano? Sige na, Mr. Officer. Hulihin nyo ang matandang ito dahil magnanakaw siya. Ninakaw niya ang pera ko, kaya ikulong niyo na siya! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Yang ugali mong yan. Yan yatang naman ang anak mo sa iyo. Hindi marunong makinig. Kaya ito. Ito ang nangyari ngayon. Lahat ibinibigay mo. Ano ngayon ang nangyari? Ito. Nalulong siya sa droga. Mula sa perang ikaw na rin ang nagbigay sa kanya. Ikaw mismo ang nagturak sa kanya para humantong siya sa ganitong sitwasyon. Ilang beses kitang sinabihang hindi lahat ng hinihingi ng anak mo ay dapat ibigay ng magulang. Minahal ko lang naman ang anak ko. Gusto ko lang naman maging masaya ang anak ko. Kaya nagawa ko yun. Oo, daririganda ko. Mahal mo ang anak mo. Sino ba namang magulang ang hindi minamahal ang mga anak? Kaya lang, sobrang pagmamasa anak ay nakakasama rin. Oo, tama kaya, ate. Tumigil siya sa pagpunta ng disco houses, pero droga naman ang kanyang inatupag. Anong plano niyo ngayon? Hindi ko pa alam. Nalilito ako. Hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi ko inaasahang hahantong sa ganito ang aking anak. Nalilito ako, ate. Ay, nako. Ito na nga ang sinasabi ko sa'yo lagi noon eh. Hindi ka naman kasi nakikitik. Tama na, ate. Eh, paano naman? Hindi ka marunong makinig. Kaya heto, lahat binibigay mo sa anak mo. Ngayon, ano? Ang anak ko. Bakit siya humantong sa ganito? Bakit? Magmula nang tayo'y dinan. Anong bukas ang naghihintay kay Judy? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito
dito sa ating dulang luha. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating